Magandang araw mga kabolo. Ngayon meron po tayo dito ang iba't ibang designs ng ating mga blades. Ayun, ipapakilala ko sa inyo yung bawat isa nito. So una, itong medyo maliit na ito. Ito po ay surot. Itong surot na ito ay may haba na 9.2 inches yung blade. At saka yung handle nito ay may haba na 5 inches. Yung surot na ito ay maganda po ito sa gardening or pag itatanim ng mga halaman, punong kahoy. At itong surot na ito ay may lapad na 2 inches. Okay. So, yung pangalawa, itong tangkap blade or tinatawag na butcher's knife. Yung butcher's knife ay may haba ng blade na 10 inches at saka yung handle nito ay may haba na 5.2 inches. Tsaka yung butcher's knife ay may lapad na 3.2 inches. At yung butcher's knife na ito ay maganda sa pang-chop ng ating mga kinatay na mga hayop. Mas maganda itong pang-chop ng mga karne ng baboy at lalo na sa mga malalaking isda. At susunod, itong punyong blade. So itong punyong blade na ito ay may haba na 7 inches blade at ang handle nito ay may haba na 3.2 inches. At may lapad po itong punyong blade na ito na 1.6 inches. Maganda po itong punyong blade na ito mga kabolo, pang katay ng mga manok at pang slice ng mga sibuyas at mga bawang. So, susunod nating blade ay meron tayong ditong Cotsilio di Buso. So, ito po yung Cotsilio di Buso natin. Alright, so itong Cotsilio di Buso mga kabolo ay may haba na blade dito may haba na 10 inches at ito pong handle nito ay may haba na 5 inches. So ang lapad nito mga kabolo ay merong 2.7 inches yung lapad ng ating blade. So Cotsilio di Buso or tinatawag din itong flamenco. So flamenco na ito ay maganda pang slice ng ating mga isda at mga karni ng baboy at manok. Okay, so lagay natin ito sa loob para okay, oh. At ito naman mga kabolo, kilala nyo na. Ito po yung Rambo blade. So itong Rambo blade na ito ay may haba na 12 inches blade at itong handle nito ay may haba na 4.5 inches at may lapad po itong 1.7 inches itong blade nito. So itong Rambo blade ay tinatawag din itong jungle knife. Maganda ito pang katay ng mga ano mga ligaw na hayop. Pang slice rin ng mga kamatis or sibuyas, pwede rin ito. At next, meron tayong dito. Ito po yung black kukri. So itong black kukri na ito mga kabolo ay may haba na 16 inches blade at may haba nitong mga handle nito on na 6 inches at lapad na 2 inches. So makikita nyo itong black kukri nito mga kabolo as sobrang ganda nito. Okay? So ito pwede rin itong panggamit sa sakahan or sa pagkakarpentero, pwede rin ito. Sa loob, dandahan ng mga kabolo para hindi tayo masugatan. At next, meron po tayo ditong binakoko blade. So itong binakoko blade mga kabolo ay may haba nitong blade na 14 inches at handle nitong 5.5 inches at lapad na itong
binako ko blade na ito ay may lapad na 2.2 inches itong lapad niya. So binako ko blade, maraming gamit ito. Pwede itong pagkakarpintero, pamputol ng mga maliliit na mga kahoy, at pwede rin itong pang chop ng ating mga karne or karne ng mga baboy. At susunod, medyo mahaba ito mga kabolo. Ito po yung tinatawag naming binakukong malaki, or tinatawag din itong talibong. Itong talibong na ito o binakukong malaki mga kabolo ay may haba na 18 inches blade at handle nitong 6 inches. At may lapad po itong 2.1 inches itong blade ng ating talibong or binakukong malaki. So itong binako ko malaki, pwede rin ito sa pagkakarpintero. Maraming gamit nito, katulad rin ng pagputol ng mga maliliit na kahoy o puno. So lagay lang natin dito. At lastly, ito yung panghuli. Mas mahaba pa ito sa binako ko malaki. At medyo matalim ito. Sobrang talim. So ito mga kabolo, itong last na blade na ito, yung blade na ito ay tinatawag na Modify the Sinuwak. So ang ordinaryong sinuwak mga kabolo, kung makikita nyo, yung ordinaryong sinuwak ay medyo malapad sa modified sinuwak na ito. At yung medyo maikli or short lang yung kanyang blade, yung ordinaryong sinuwak or ang old sinuwak nito. So itong modified sinuwak ay mas pinaganda, mas pinahaba at pinatalim pa itong ating sinuwak. Ito may haba na 18.2 inches blade, at yung ating at yung handle ng ating sinuwak nito ay may haba na 6 inches at lapad nitong 2 inches blade. So mas maganda ito mga kabolo kung nakatira ka man sa bukid. Ito yung kadalasang ginagamit ng mga tao sa bukid na pang katay ng mga ligaw na hayop, at saka pang gamit sa sakahan. Pwede rin ito. Okay. So yan lamang po mga kabolo yung ating mga different designs ng ating mga blades. Itong surot, potsilyo di tangkap o butcher's knife, itong punyong blade, ito pong potsilyo di busong or tinatawag natin flamenco, at rambo knife, ito pong black kukre, yung binako ko blade, at syempre meron ditong binako ko malaki or talibong, at yung panghuli ay yung modified sinuwa. So yun lamang po mga kabolo, at maraming salamat. Huwag kalimutang mag-like and subscribe ng aming YouTube channel para sa marami pang mga videos. Maraming salamat po mga kabolo.